Okay, so what's up guys? Again, this is Sir John at your service and always happy to serve. Okay, so yan. So, katatapos lang po ng morning session ng ating day 2 webinar on how to create an ebook using the Kotobi author. Okay, so nag-end tayo sa pag-maximize ng gamit ng ating mga PowerPoint presentations. Okay, so actually, yung naituro lang ni Sir Mark C. kanina, which is the recording or screen recording, is matagal mo na po siyang ginagamit. For about, siguro sabihin na natin, 4 years. Okay. So, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba yung paggamit ng screen recording. Para sa ganon, is ma-record natin and then ma-convert natin into MP4 file format ang ating mga PowerPoint presentations. Okay, for the sake of review ng ating mga estudyante, in case na may mga learners tayo na hindi sila ganun kagalingan sa pagbabasa, especially doon sa kanilang tinatawag natin na reading comprehension, and may mga estudyante tayo talaga na as in hindi pa sila makapagbasa kasi hindi yun may iwasan. So, it is good for us to know this type of tool para sa ganun is mas ma-deliver natin effectively ang ating mga lessons sa ating mga learners, especially nasa sitwasyon tayo na kung saan is limited yung ating face-to-face instruction sa ating mga learners. Okay, so yan. So, umpisa na natin. Okay, so first that we are going to do is we are going to open our PowerPoint presentation. So yan po. So meron na po akong naka-open. Actually, ito yung kanina na ginawa ko. Actually, meron na akong ganito. Prepared na siya. Actually, nanggaling siya sa aking Google Drive. Okay, ang ginawa ko po is dinownload ko yung aking PowerPoint, ready-made PowerPoint presentation sa aking lesson sa grade 5 EPP. Okay, so parang sa ganon is hindi ako na magsisave sa laptop kasi hindi natin maiwasan na baka accidentally is marireformat yung ating laptop. So para na sa ganon, safe and secured yung ating mga lessons, prepared lessons sa PowerPoint. Hindi po masayang yung ating effort. Okay, so ang gawin natin is save po natin ito, ipaka po siya natin by uploading it to our Google Drive. Okay, so yan. So, sa mga susunod na tutorials, so ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-upload ng ating mga documents, mga files natin, even multimedia natin, yung mga media files natin like music, videos, and mga yan. Okay, so paano nga ba siya i-upload sa ating Google Drive? So, ituturo ko sa inyo sa mga susunod pang mga videos. Okay, so first, okay, so nandito tayo 3 slides. First is, we're going to, paano nga ba yung mag-screen recording? Okay, so, step-by-step procedure po tayo. Okay, so since dito sa ating navigation, is hindi natin siya makita yung recording button. Okay, so makikita natin yung screen recording doon sa may insert. Okay, so let's go to insert. After going to insert, punta po tayo doon sa pinakatulo. Okay, so may makikita tayo dito, video, audio, screen recording. Okay, so ang gagawin po natin is i-click po natin yung screen recording. Okay, so pagka-click po ng screen recording, so mapapansin po natin is meron po tayo dito sa taas, the record, the stop button. Naka-disable pa po yung stop button natin kasi hindi pa po tayo nag-i-screen recording. And then select area, and then audio, and then record pointer. Okay, so huwag natin kalimutan na dapat yan. Example, pag in-click natin yan. Okay, so papansin natin, hindi siya naka-gray. Ibig sabihin po yan, pag nag-ganyan, is hindi po siya active. Inactive po yung mga actions na yan. So example, pag hindi po naka-click tong audio at nag-record po tayo ng video, ang mangyayari po niyan is magiging mute po or wala pong audio yung ating video. Pag ito din pong record pointer, is hindi rin po natin marirecord yung ating pointer o yung ating cursor pag hindi po ito naka-enable. Okay, yung select area din po, since hindi na po siya naka-enable kasi nga po is naka-select area na po tayo. Pero since ipapakita ko sa inyo kung paano po yan. So click po natin yung select area. Kung mapapansin po natin, nagbago po yung kulay ng ating screen. So yan, click po, i-click po natin yan. And then mapapansin po natin yung ating cursor is naging plus na po siya. So kukunin po natin siya from corner to corner. Okay, so hit left click,
diretso po hanggang sa may pinakadulo. Yan po. Okay, so ibig sabihin yung area na yan, yan po yung marerecord ng ating screen recording sa Microsoft PowerPoint. Next is i-click po natin, enable po natin ang audio and then ang ating record pointer. So huwag po natin kakalimutan yan. Okay, so nga, kanina pa siya ginagamit, so hintayin po natin siya mag-load. Yan. So maximize natin yung PowerPoint presentation. Okay, so second step po natin is huwag po muna natin siyang i-click ang record. Ang gagawin po natin is let us present our PowerPoint presentation into a presenter view. Paano po yan? Okay, so pwede natin siyang i-click dito, which is the slideshow, or i-hit lang po natin ang F5 sa ating keyboard. Click F5. Okay, so yan, so mapapansin po natin is na gano'n na po siya. Okay, nag-presenter view na po siya. Okay, and then after po niyan, ang gagawin po natin is let us hit Control and then L. Parang sa ganun, lalabas po yung ating laser na pointer. Okay, so yan po. Okay, so pag-alisin po natin yan, let's click again, Control and then L. So mawala na po siya, babalik po siya sa cursor. Okay, so i-click po ulit natin yung Control L para bumalik po yung ating laser. Kasi nga po, kailangan po natin i-guide yung ating mga estudyante sa kung ano po yung nangyayari sa ating slideshow or sa ating recorded PowerPoint presentation. Okay, so after po nyan is pwede na po siya natin i-click yung record button para sa makapag-record na po tayo. Okay, so sample lang po yung first slide lang po ang i-record ko. Ito lang po. Okay, and then papakita ko sa inyo kung paano po siya magsisave doon sa loob po ng ating PowerPoint presentation, and then kung paano din po natin siya import as MP4 file format sa ating doon sa folder na kung saan natin siya isi-save. Okay, so and then hanggang sa kung paano po natin siya i-upload or i-embed sa ating Kotobi Author. Okay, so yan. So let's click the record. Magbibilang po yan. Okay. Republic of the Philippines, Department of Education, Region 1, Schools Division Office 1, Pangasinan, Malasakito Division Sub Office, Mapulitag Integrated School, EPP 5, ICT Entrepreneurship, Aralin 4. And then, let's click Stop. Pwede na po yung Stop. Okay, so na-record po yung last na sinabi ko, yung let's click Stop. Okay, so yan. So, kung papansin po natin, okay, so ito na po siya. Okay, so ito na po yung ating recorded. Okay, so ang gagawin po natin is para masave po siya doon sa gusto nating folder na paglalagyan is i-click po natin yung video. Example po, let's click the video. Right click. After right click is let's click this Save Media As. After clicking Save Media As, i-rename po natin siya. Sabihin na natin na Video 1 and then hit save. Pagka-save po, pwede na po natin siyang i-delete and then let's go to okay, let's go to okay, skip po muna natin siya. Okay, let's go to the folder. Okay, hanapin po natin yung ating video 1. Okay, let's Video 1. Okay, so ito na po yung video. Okay, so ang gagawin po natin ngayon is i-upload natin siya sa ating Kotobi Author or i-embed po natin siya sa ating Kotobi Author. Okay, let's click our Kotobi Author. Okay, so yan. So, dito po tayo sa may mga video panturo. And then, dito po tayo. I-click po natin dyan. Okay, huwag po natin kakalimutan. Dapat nasa center po yung ating video. Okay, okay. Maglagay po muna tayo dyan. Sabihin natin, karagdagang video. Okay. At paano ko po siya ginawang red? Okay, so gamit po natin siyang, i-highlight po natin siya. And then, pumunta po tayo dun sa taas, text color. And then, click red. And then, hit hold. Okay, so yan. Then, enter po tayo. And then, lagay po natin sa center. And then, ang gawin po natin, insert na po natin yung video. Let's click the video. And then, wag po yung video URL kasi ang kukunin po natin dyan is pag ganyan, online. So, since ang target po natin is offline, parang sa ganun, hindi na po mahirapan yung ating mga learners at kung wala man po silang internet connection or data, is dapat, ito na lang po ang pipiliin natin yung add video file.
Parang sa ganun is magpi-play po siya kahit na wala pong internet. Okay, so ito na po yung video natin. Then let's click open. And then wala na po tayong babaguhin dyan. Let's click create. Okay, so ito na po yung video natin. Okay, so let's try to view, customize. Let's go to customize. Okay, next, punta tayo sa karagda, doon sa mga videong panturo. Punta po tayo doon sa karagdagang video. Tingnan natin kung magpi-play siya. Okay, so yan. So, nagpi-play po siya. Okay, so, stop po natin siya. Balik po tayo sa edit. Okay, so, kung gusto po natin siyang alisin or palitan, kung sakaling pangit man yung voice natin, pwede natin siya i-delete. Okay, let's click yung X. And then, let's click yes. Okay, so, ganun lang po siya. Madali, magdagdag. Okay, so, ayan po yung instructional video on how to use the PowerPoint presentation on recording our lessons, PowerPoint presentation lessons, and how to embed the imported videos from PowerPoint presentation to our Kotobi author. Okay, so again, this is Sergian at your service and always happy to serve. See you to my next video tutorial.